So, what's up mga master? So, good morning. And for this video, for this vlog, isa ituturo ko sa inyo, especially dun sa mga baguhan sa motor na mahilig sa automatic transmission na motor. So, in frame guys, is ito yung ating Honda Click na 2022 model na automatic transmission. So, ito yung ano natin ngayon, yung model no, sa ating vlog. So, ano ba dapat nating malaman ng mga function ng isang motor? Especially pag automatic. Kasi sa kaalaman guys ng lahat, yung automatic na motor tsaka yung transmission na motor is magkaiba yung mga function nila, no? Especially dito sa may bandang manibela niya. So, yan guys, ituturo natin sa inyo. So, sa mga baguhan pa lang sa aking channel, pa-follow and subscribe naman dyan sa may baba. Pa-pindot naman yung subscribe button para maging updated kayo sa aking mga next video. So, yun lang guys. And then, let's start. So, yan, no? First, ang dapat nating malaman, especially sa mga automatic na motor, is yung mga function niya, no? So, basic lang ituturo natin para dun sa mga baguhan pa lang na gustong mag-drive ng isang automatic na motor. So, ito yung dapat natin malaman, guys, no? So, first, magsisimula tayo dito sa may bandang right side niya. So, ito, guys, ito yung tinatawag natin na throttle. So, pag ito yung pinipiga mo, ito yung naman nagdidepende yung takbo ng motor. So, ito naman guys, makikita natin, itong pinipindot ko, ito yung front brake niya. And then sa may bandang left side, ito naman yung right side niya is ito naman yung sa may rear brake. Sa likod ito guys, sa likod na brake, no? So, tandaan natin mga mga sir, na ang automatic na motor is wala na siyang brake dito sa may foot peg niya. So, dito guys, makikita natin, wala na siyang foot brake dito sa may baba. So, yun ang tandaan natin mga ma'am, mga sir, no? Pag automatic yung gagamitin natin na motor, lahat ng brake function niya is makikita natin dito sa may handlebar niya, sa may manibela niya. Ito yung ano niya, sa likod, rear brake, tsaka ito naman yung front brake. So, napaka-importante nito mga ma'am, mga sir, na alam natin yung function ng ano natin motor, no? Especially pag automatic. Iba kasi yung automatic sa manual, so... Tapos na tayo dun sa brake. Nandito naman tayo sa ano niya guys. Ito naman mga ma'am sir, ito yung ano niya, susian. Yung ano natin. So pag ni-start mo siya, pag inon mo, iilaw yung ano natin dashboard. So dito naman sa dashboard is makikita natin dito is yung kilometers niya. Kung ilan na yung takbo ng motor natin. Tsaka dito naman sa bindang side na to is yung fuel niya, fuel gauge. So, karamihan ng mga motor ngayon, mga sir, is naka fully digital na siya, no? So, parang ganito na yung panel niya. So, napakamaganda kasi makikita na natin yung ilan na lang yung gas tank mo, level ng gasolina mo, tsaka yung takbo ng motor mo. And then, mayroon rin siyang oras. Anong oras na? So, napakaganda. Ito yung function, no? Especially sa gustong kumuha ng click. So, pagkatapos niyan sa dashboard, alam na natin, dito naman tayo sa kabila. So, ito naman mga sir is yung tinatawag natin na horn. So, pag makita ka ng gayetong sign, ito yung tinatawag natin busina, no? Pag pinindot natin, example, no? So, yan. Ito yung horn natin, busina ng ating motor. So, pag makikita tayo ng ganitong sign. Tapos, dito naman na side mga ma'am, mga sir, is yung lights, ano natin, lights indicator. So, pag pinindot natin dito, up, high. And then pag pinus natin ang down is low. So high and low yung function nito mga ma'am. Dito sa may bandang left side. So going down naman tayo. Pag nakita naman natin dito mga ma'am, yung arrow turn right and turn left. So ito yung para sa signal light naman natin. Pag pinindot natin dito, so palikot tayo sa right side. And then sa left side naman, left side naman yung likaw natin. So yun ang function nito mga mga sir, pag nakikita natin, natin dito sa ano, yung left and right na arrow, is for signal light natin. Signal light, ito naman para sa busina, and then dito naman sa high and low, ng ating headlight. So yun lang, and dito sa part naman ito na may right side, is makikita naman natin yung ignition switch mga ma'am. Pag pinindot natin ito, i-start yung motor natin. So, yun, pinaka-basic, no? Pag nakikita kayo ng ganyan sa motor, so, starter yan, mga ma'am, mga sir. Ignition switch.
para hindi na kayo mag-click. So yun, para sa mga nakaklik. And so yun yung mga basic mga boss, no, na dapat natin malaman sa isang automatic. Kasi pag ang automatic kasi pinatakbo mo, although wala na siyang wala na siyang tinatawag natin sa Tagalog na cambio, first gear, second gear. So madali na siyang patakbuhin. So magdidepende lang siya dito sa ito, sa throttle mo. Pag piniga mo siya, so tatakbo na yan. Wala ka nang wala ka nang iisipin pa dun sa baba na tatapakan mo na primera, segunda, tercera. Wala na, mga boss. So ito lang, pag pinindot mo yan, pag piniga mo siya, tatakbo na siya ng mabilis. Pag binaba mo naman siya, hihinto siya. So ito lang yung pinaka basic function ng isang automatic, no. Brake, importante talaga yung brake. Ito yung throttle niya para sa pagtumakbo yung motor. And then dito naman brake sa likod. And then sa mga lights niya, yung switch. So as you can see, makikita natin mga kamaster, no. I-turn lift natin yung arrow. So tingnan natin yung indicator niya. Nag-left side naman yung ano niya. So ibig sabihin, paliko kayo. So pag i-turn right naman natin, so paliko kayo sa kanan. So yun, pinaka-basic dapat alam natin. Tapos pala mga boss, ang isang palang automatic na motor is pag piniga mo yung ano niya, brake niya, bago pa siya tatakbo, no. Meron kasing ibang automatic na motor na kailangan mo siyang pigain talaga yung brake tapos before ka magpupustart para o andar. Yung iba kasi ayaw mandar, eh, kahit anong piga mo, so ayaw hindi andar. Magdepende yan sa klase ng motor na kukunin natin. So dito naman mga mga boss, is yung itatawag natin na side stand ng isang automatic na motor. So itong click, sa for information sa gustong kumuha ng click, pag nakababa yun mga mga boss, yung side stand niya, so hindi na yan naandar, kahit i-start mo yan dito. Nakauna yan, no? Start natin, so wala talaga patay. Oh. So yun yung kabikano ng click. At saka yung mga Mio, ganoon din yun, eh. So kailangan natin siyang tandaan natin mga boss, mga ma'am, na pag once naka-side stand yung motor natin na click or Mio, hindi talaga i-start yan. So kailangan natin siyang i-up. Yep. Baka magtaka kasi kayo, bakit ayaw mag-start? Igaling ako sa ano. Especially pag naka-park, karamihan kasi ginagamit natin itong side stand pag naka-park. So pag naka-up na yun, start na yan mga ma'am. Tingnan natin. So tiga natin yung brake, konti, tapos start. So andan na siya. So yun ang pinaka-basic, no? Na malaman. Kailangan talaga naka-up yung side stand para maka-andar. So tingnan natin, dadaon natin yung side, nakikita natin mga mamo, umaandar yung motor. So idaan natin yung brake, mamamatay ba talaga siya, side stand. So ayan, automatic na mamamatay siya pag dinaon natin yung side stand. So napaka-basic. So, para sa gustong kumuha ng automatic at mag-drive ng automatic, yun lang yung tandaan nyo lagi. Yung side stand niya, kailangan nakataas bago mo i-start. Tapos function niya, ito yung brake. Baka kasi akalain ng iba clutch to. So sa mga automatic na motor mga ma'am, mga boss, wala na siyang clutch. Wala nang clutch. So ito is yung tinatawag natin na rear brake, front brake, and then throttle. Ito yung tatlong basic na basic para maiwasan natin yung disgrasya, no. Alam natin yung function ng gauge. Ito kasi basic na to, eh. Side mirror. Yung sa front naman, makita natin yung ito yung headlight. Ito yung front light niya, and then signal light. Pag turn left ka, and then turn right. So napaka basic, pag automatic, sarap patakbuhin, no. So ito, ang tinuturo ko sa inyo mga boss is yung ano lang, mga function lang. Kasi pag pinatakbo mo na yung isang automatic, napakasarap i-drive, no? Wala ka na kasing isipin dito sa baba na tatapakan pa. Wala na siya din. Wala nang cambio. Wala na rin siyang brake dito. So, ang iisipin mo mga boss pag naka-automatic ka is yung balance lang. Yung balance sa motor. Dapat alam mo yung paano i-balance. Tsaka yung function dito. Tsaka reminders mga boss na pag once naka-drive ka ng automatic, huwag mo biglain ng preno. Tsaka dito wag mo. Kasi may tendency na madidisgrasya ka. So ano lang, slight lang. Tandaan lang yung preno niya. Para hindi ka madisgrasya. So yun lang mga boss. Mga ma'am, sana may nakuha kayong konting tips
kung paano yung mga function ng isang automatic na motor. So, reminders, magkaiba po ang function ng automatic at saka yung isang manual transmission. So, sa automatic, wala na po siyang gear, wala na po siyang tatapakan sa baba na primera, segunda, tercera, at saka brake sa baba, wala na. Dito na lahat yung brake niya, at andito na rin yung throttle niya para tumakbo yung motor. So, yun lang mga master, mga ma'am. And don't forget to follow and subscribe my YouTube channel para sa ating mga next video. So, yun lang and God bless sa ating lahat.